So, sa prangpo, mga katambayat nyo, araw na tayo pagpatuloy na po natin ang ating pagpapractice sa ating steering wheel gamit ang ating Hori racing wheel apex, okay? Pero this time po, imbes na sa loob ng racetrack tayo, ay subukan nating lalabas. Ibig sabihin, kumbaga ay off track tayo, okay? Mag-off track tayo. Maghanap tayo ng map na maganda para lang sa ganun ay makapag-practice tayo ng maigi sa labas ng track, kumbaga, okay? At ang kotse yung gagamitin po natin ngayon ay ang Chery FCV na isang WRC race car, okay? Ibig sabihin talagang pang off-road po siya na ginagamit po sa WRC. Isa siyang drift car, okay? Ang Chery FCV po ay isang drift car na ginawa talaga pang race sa, kumbaga, sa off-track, okay? Pang off-track talaga siya, hindi siya pang asphalt. So, umpisa na po natin yan. So, tulad po ng pagkasabi ko, ang ating kotse po ngayon ay ang Chery FCV. Yan po ang Chery FCV. Okay, hindi ko po alam kung ano yung brand. Kung Chery yung brand niya. Yes, parang Chery ata yung brand niya. Parang German car ata to. By the way, ito po ay gamit, laging gamit po sa mga WRC. Okay, isa po siyang drift car, ang Chery. Doon po sila sumikat sa drift car. Hindi siya masyadong kilala around the world kasi unang-una ay tulad na pagkasabi ko, isa siyang German brand ata, German European brand na kotse, okay? Kaya hindi siya masyadong sikat all over the world, kumbaga hindi tulad ng mga Honda, mga Suzuki na sikat po sa buong mundo. Itong Chery ay pang European lang ata to sikat. Oops, ganun. Pero tulad na pagkasabi ko, isa siyang drift car, okay? Kaya dapat medyo mahirap pong i-control yun kung saan saan na tayo dumating. Napaliko tayo dito eh. Hindi ko alam kung may dadaanan dito, pero ayun sa ating GPS, may dadaanan pa naman dito, may daanan dito. Subukan natin kung saan ito pupunta. Ito po yung dahilan kung bakit nilagay natin yung nag off-road na siya eh. Hindi na tayo sa daan dumadaan. Loko-loko. I-reset natin parang kung saan saan na siya. Maloko na. So, yung pagkasabi ko na siya sikat na brand po eh, kasi parang German na company po itong Chery ata. Tapos yung model niya FCV, okay? FCV, dapat dahan-dahan tayo dito. Medyo maiksi po yung dadaanan natin dito kasi parang dadaan tayo sa kuweba, okay? Yan. Hindi naman kailangan na mag-drip talaga dito, kaya lang dapat dahan-dahan tayo kasi kuweba po yung dadaanan natin at magpa-practice pa lang tayo. At dito ay mayroon siyang sharp turn, dapat na mag yun, napasobra yung ating drip, kaya atras tayo. Oops, dumikit po sa bato eh. Ayan, diretso, diretso ulit, maiiwanan tayo nyan, ganyan ang style mo eh. Okay, tulad ng kasabi ko po ay makikita nyo yung ating GPS sa taas para nang sa ganun ay hindi po tayo mawawala. Yun, wala na, sira-sira na yung ilalim niya. Talagang mahirap po itong daanan natin kasi napakaiksi ng daanan, tapos marami pang mga bato, dadaan ka pa sa mga kabundukan, kakahuyan, kaya hindi po tayo pwede magpabilis masyado dito. Dapat below 60 lang yung takbo natin. Pwede, below 60 miles per hour ay eh, napakalaki, napakataas na po yun. Lampas 100 din yung, halos 100 na. Okay, kasi miles per hour po ito, hindi siya kilometers per hour. Ayun, lagi tayong nagkakamali dun sa drip. Sumusobra lagi dun sa drip. Subukan natin dahan-dahan para makalayo-layo tayo ng konti dito. Ito dito sa umpisa parang sobrang hirap ng challenges dito. Ayan. Ayan, dyan pa lang. Pag mabilis yung takbo natin doon, wala na. Lumipad na kagad. Depende rin siguro sa kotse kasi itong kotse natin ay mabilis talaga ito tumakbo.
pang drift car sa kasi ito eh. Ang drift car siya. Kaya kung di pa tayo marunong mag-drive ng drift car ay dapat idahan-dahan muna natin. Pero 70 na pala yung bilis takbo natin. Yan, ito po yung sinasabi ko. Itong dahilan kung bakit kailangan natin ng GPS, okay? Kung napansin niyo po yung sa upper left natin, okay? Yung sa upper left ng screen, ayan po ang ating GPS. Hanggat may makita po tayong puti, okay? Yung puti na yan, yan po ang mag-indicate na may daanan pa tayo. Ibig sabihin, pwede pang madaanan. E kung halimbawa, iba na ang kulay niyan, ibig sabihin either ano yun? Close road na or off road. Okay? Tapos ang kita niyo ay puti pa naman, ibig sabihin madadaanan pa naman natin yan. Drip tayo ng konti dito. Hindi ko alam kung saan patutungo to. Okay. Yun, may magandang view dito. Hihinto po tayo dito sandali. Magta-take tayo ng picture dito. Okay. Magta-take tayo ng picture. Okay, tingnan natin muna yung view. Yan po, kabundukan. Yan ang ating kotse. Yan, o, diba? Ang ganda ng view. I-picture natin yan para makita natin sa ano yun? Alt U muna tayo. Alt U. Tapos i-escape natin. Wala. Alt U. Alt U. Escape. I-picture po natin to. Okay. Para mayroon tayong remembrance, kumbaga camera speed. Yan. Field of view 60 degrees. Okay, ganyan. Take a picture. So ipagpatuloy po natin ang ating pamamasyal, pagpa-practice. Medyo malayo-layo na rin yung ating naabot dito. Okay. Ito na pagkasabi ko, ang ating kotse po ay talagang pang drift car. Kaya ayun, umabot na siya sa bundok. Subukan natin umabot doon ulit. Pag nakaabot tayo doon, isiset natin yun yung ano to, yung home base niya doon. Parang sa ganun hindi tayo paulit-ulit. Okay. Pero at least ngayon ay alam na natin yung dadaanan natin. Kumbaga ay na-practice na natin yung ating dadaanan. Alam na natin yung pasikot-sikot dito. Na tayo masyadong makakabangga ng kung ano-ano dito. Okay, pero hindi pa rin pwede magbilis masyado kasi ito tulad ng dito may sharp turn siya. Ayan, dahan-dahan tayo dapat dito. Nga sa makakaabot tayo ulit doon sa ating nadaanan kanina, okay? Yung pinagpicturan natin. Yan, dahan-dahan muna tayo. Kahit na mag-ship lane tayo, okay lang yan kasi wala namang tao. Ayun. At magla-last try po tayo, okay? Sana makakalayo tayo dito. Okay, hindi tayo ang sagot na hindi tayo pabalik-balik na naman dito sa umpisa. Pwede naman tayo mag-save ng game ng ano ng position ano. Kaya lang yun nga medyo hindi tayo magkaka-train masyado kung halimbawa isi-save natin yung position natin. Isi-set natin as home. Okay, pwede yun. Pero nung pagkasabi ko masyadong mabilis itong kotse natin kaya lang kaya hindi tayo pwede masyadong magmabilis dito. Kasi pang drip nga to. Sa siyang drift car. Kunti ka na tayo dun. Tapos dito may sharp turn. Dapat mag-drift tayo. Yan. Dapat mabilis din tayo mag manibela. Okay. Yan. Abuti muna natin yung pinagpicturan natin kanina para lang sa ganun ay maset natin yun as home. Okay. Saan makaabot tayo na hindi na aksidente. Ayun, aksidente talaga.
ulit po natin. Okay, subukan natin makarating ulit doon sa pinagpicturan natin. Para nang sa ganun ay kumbaga maset natin yun as home. Pero hindi tayo paulit-ulit dito sa umpisa. Okay lang naman siguro kung halimbawa paulit-ulit tayo doon sa umpisa. Para nang sa ganun is matrain talaga tayo sa dadaanan natin, itong dinadaanan natin, ano. Pero kung minsan nakakasawa din pabalik-balik talaga sa umpisa. Ayan, hindi tayo makapagpamabilis dito kasi masyadong maigsi yung daan. Tapos dito may sharp turn. Ayan, sharp turn. Kalimutan ko, hindi pala pwede natin banggain yung poste kasi napakatibay po ng poste nila dito, okay? Hindi muna tayo mag-change ng lane, okay? Kumbaga ay i-ignore muna natin yung lane shifting kasi unang-una ay tayo lang naman yung nagda-drive dito. Parang wala namang ibang taong nagda-drive dito kasi walang traffic, kumbaga. Kaya pababayaan muna natin itong lane. Okay, hindi muna natin isipin yan. Malapit na tayong makararating dun sa pinagpicturan natin kanina. Parang pagkatapos natin ito, okay? Tapos nito, dun na yun. I-break tayo ng konti para makarating tayo dun ulit. Hindi tayo lilipad sa bangin. Yan, ito na yung pinagpicturan natin kanina. Okay, magandang view. Okay, i-break muna tayo dito. Okay. Isiset po natin yan as home. Paano ba yun pag-set ng home? Load, fun stop, save. Ayan. So yun, nakasave na.